Hello po, Sir Mark. Isa po ako sa mga masugid na tagapakinig sa channel mo. Kaya nag-send po ako ng kwento para ibahagi ang karanasan ko sa kababalaghan. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang May. Maikli lamang po ito at sana po ma-inarrate nyo. Nangyari ang kwentong ito sa isang bayan sa probinsya ng Pangasinan ay tagaroon ang aking napangasawa. Kasama ang kanyang mga magulang ay naging maayos naman ang pamumuhay namin. Sa edad na 23 years old ay maaga akong naging ina. Buntis ako sa aking panganay noon. Kaya todo ingat ang aking asawa. At todo paalala na rin ang mga magulang niya sa mga pamahiin o mga masamang ginagawa kapag buntis. Sa probinsya namin ay hindi maiiwasan ang katatakutan dahil sa mga kumakalat na balibalita sa ilan sa mga tao ang nakakakita ng mga aswang at mga nilalang na hindi nakikita ng iba. Minsan pa nga ay nagpapakita lamang ang mga ito sa hindi mo inaasahang sitwasyon. Sa totoo lang ay hindi talaga ako naniniwala sa sabi-sabi. Maniniwala lamang ako kapag nakita na talaga ng dalawa kong mga mata. Ngunit sa di sinasadyang pangyayari ay hindi ako makapaniwala sa mga nakita ng dalawa kong mga mata. Isang umaga ay nakasabay kong magwalis ang kapitbahay naming si Aling Tire sa mga bakuran namin. "Napakalaki na ng tiyan mo, iha," ani Aling Tire. "Oo nga po," sagot ko. "Dapat ay mag-ingat ka lagi dahil malapit na ang iyong kabuanan," dagdag pa nito. Tumango ako at pinagpatuloy ang pagwawalis. Si Aling Tire ang kapitbahay namin na todo ang pagpapaalala sa akin sa mga pamahiin. Lagi niyang sinasabi na mag-itim daw ako tuwing gabi. O kaya naman kapag may pupuntahan ako ay magkwintas daw ako o magbulsa rin daw ng bala ng baril. Sinasabihan niya din ng aking asawa na magsunog siya ng goma at magsaboy ng asin tuwing sasapit ang alas 6 ng gabi. Pangtaboy raw yun sa mga hindi natin nakikitang nilalang. Sa mga paalala niyang mga yun ay hindi ko maiwasang magtanim sa aking isipan ng mga katanungan. Hanggang sa isang araw, wala na naman akong kasama dito sa bahay dahil nasa trabaho ang aking asawa at magulang niya. Nag-aaral din ang kanyang mga kapatid kaya't ako lang ang tao dito sa bahay. Pagkatapos kong ginawa ang mga gawaing bahay ay nahiga ako sa aming kama. Habang hawak ang aking cellphone ay nakarinig ako ng mga yapak na naglalakad sa aming sala. Rinig na rinig ko na may naglalakad doon. Agad akong tumayo at sinilip kung may tao bang pumasok. Ngunit sa pagsilip ko ay wala namang tao doon. Nakasara din ang pintuan. Bumalik ako sa aking pagkakahiga. Ngunit ilang minuto pa lamang ang nakalilipas ay muli kong narinig ang mga yabag ng mga paa na nanggagaling sa sala papunta sa kusina. Napakunot ang aking noo at pinakinggan kong mabuti kung may naglalakad ba talaga. Hindi ako pwedeng magkamali. Meron talagang taong pumasok patungo sa kusina. Tumayo ako sa aking kinahihigaan at sinilip ulit ang sala. Ngunit walang tao doon. Hindi rin bukas ang pintuan namin. Wala ring bakas kung may nakapasok man sa loob ng bahay. Tumaas ang balahibo ko sa katawan nang napagtanto kong baka minumulto ako dito sa loob ng bahay. Takot na takot at namumutla akong lumabas ng bahay. Naglakad-lakad na lamang ako upang ilibang ang sarili ko at ma-exercise na rin ako. Nang dumating ang mama ng aking asawa, ay agad kong kuwento ang nangyari kanina. Kitang-kita ko sa dalawang mata ni mama na wala man lang takot itong naramdaman o pagkagulat dahil sa narinig. Doon ko na lamang nalaman
kung ano at sino ang naglalakad sa sala patungo sa kusina ng bahay namin. Wala daw iba kung hindi ang kanyang lalaking kapatid na pumanaw na. Lagi daw itong nagpaparamdam sa paraang paglalakad sa sala. Hindi lamang daw ako ang nakakaramdam sa kanya, kundi pati na lamang silang magkapamilya. Nawala ang aking takot dahil sa mga nalaman ko, kaya hinayaan ko na lamang yun. Isang gabi ay nakaamoy ako ng usok na hindi ko nagustuhan. Napakabaho nito, ngunit hindi ko na lamang pinansin ang usok na yun. Minsan galing yun sa silong ng aming bahay. Minsan naman ay nanggagaling sa likod bahay. Pumapasok din yun sa bintana ng aming silid. Ngunit gabi-gabi ko na lamang yun nahaamoy. Hindi ko mawari kung saan ba talaga nanggagaling yun. Hinayaan ko na lamang sa pag-aakalang mawawala rin ito. Isang gabi nang maalimpungatan ako, ay napabalikwas ako ng bangon at dumiretso ako ng banyo. Sa kalagitnaan ng aking pag-ihi ay naamoy ko ulit ang usok na yun. Sinundan ko ito kung saan nanggagaling, ngunit napakadilim sa mga oras na yun. Agad kong sinilip ito sa maliit na bintana. Tanging liwanag lamang ng buwan ang nagsisilbing gabay sa labas. Ngunit nanlaki ang mga mata ko sa nakita, dahil isang lalaki ang nakita kong nakatayo. Nakasandal ito sa may puno. Hindi ko mawari kung tao ba talaga yun. Ngunit sa pagkuskus ko ng aking mga mata, ay doon ko lamang napagtanto kung ano bang nilalang ito. Isang napakatangkad na lalaki. Napakadaming balahibo ng katawan nito. May hawak itong tabako at napakabaho ng usok nito. Buti na lamang ay hindi siya napatingin sa akin, sapagkat nakakatakot ang mga mata nito. Hindi ako nakagalaw sa kinaroroonan ko. Doon pala nanggagaling ang usok na naaamoy ko. Ngayon lamang ako nakakita ng isang kapre sa buong buhay ko. Noon ay sabi-sabi lang ng mga matatanda, ngunit totoo pala ang mga ito. Sa takot ko ay bumalikwas ako ng tayo at bumalik sa aking kinahihigaan. Pawis na pawis ako sa pagbalik ko. Kinaumagahan ay agad kong kwinento ang nangyari kay Aling Tire, dahil siya lamang ang maraming alam tungkol sa mga nilalang na yun. Nanlaki at kitang kita sa mga mata nito ang pagkagulat. Doon ko lamang nalaman na pati rin pala siya ay nararanasan at nakikita rin ang nilalang na yun. Isang araw daw, madaling araw pa lamang, ay nagising na silang mag-asawa. Sa pagbukas ng bintana nila sa likod bahay, ay laking gulat daw niya nang makita niya ang kapre na nakasandal pa sa pader ng CR namin habang ito'y nagtatabako. Kaya pala todo ang pagpapaalala niya sa aming pamilya na magsunog ng goma at magsaboy ng asin tuwing alas 6 ng gabi, upang umalis ang mga nilalang na hindi namin nakikita. Agad din nalaman ng mga magulang ng aking asawa ang aking nakita. Doon lamang nila ikunento sa akin na matagal na palang naninirahan ang kapring yun sa likod bahay. May malaking puno raw doon sa mismong kinatitirikan ng bahay. Ngunit pinutol yun, kaya lumipat ito sa likod bahay namin. Hindi raw umalis ang kapring yun. Ngunit hindi naman daw nananakit ang kapre. Nagpapakita lamang ito sa di inaasahang pagkakataon. Ngunit sino nga namang hindi matatakot kapag sa unang pagkakataon na makakakita ka ng kapre? Sa araw-araw na ginagawa ng aking asawa ang mga pamahiin, ay hindi ko na rin ulit nakita o naaamoy ang usok tuwing gabi. Hanggang sa maisilang ko na lamang ang panganay ko. Isang taon na po siya ngayon, Sir Mark. Pero parang may napapansin kaming mag-asawa sa anak namin. Tuwing nasa kwarto kasi kami, ay lagi siyang may tinuturo. Ngunit wala namang kaming nakikita.
Kaya ginawa namin ulit ang utos ni Aling Tiri na magsunog ng goma at magsaboy ng asin tuwing alas 6 ng gabi. Ipinagpapatuloy namin yon araw-araw. Kaya naman, hindi na namin ulit nakita ang anak namin na merong tinuturo. Kaya laking pasasalamat namin dahil hindi rin naman nanggugulo ang kapring yun. Yun lamang po Sir Mark at maraming salamat po.